everyone, this is G-Raptors again. Welcome to my channel. Kumusta mga ka-raptors? So, isang magandang umaga na naman po. Today, magluluto po tayo ng isa sa mga pinakapaborito kong recipe, which is adobong atay at balunbalunan with potatoes and bell peppers. So, normally po, mostly na niluluto po nila ng adobong atay at balunbalunan is only just plain as adobong atay at balunbalunan without any other ingredients. Pero this time po, ang ipag-share po sa inyo is meron po siyang blend ng ibang ingredients like potatoes at saka capsicums. So, kung halimbawa nagluluto po tayo ng adobong manok or adobong baboy or adobong any meat, meron po tayong mini-mix doon, di ba? Nilalagyan po natin ng potatoes, sometimes nilalagyan po natin ng ibang ingredients. Sa adobong atay po at balunbalunan, pwede rin po natin gawin yun. Pwede po tayo mag-blend ng ibang ingredients. So, yun po yung ipapakita ko ngayong araw na to sa inyo. Dito sa vlog po natin na to. So, ano pong hinihintay nyo guys? Tara na po, samahan nyo ako sa pagluluto ngayon. At siguradong mag-i-enjoy kayo. Tara! Yun guys, uunahin po natin, of course, na ipipresent po sa inyo kung ano po yung mga ingredients po na kailanganin natin. Of course, hindi po mawawala ang chopped garlic and onion. Ayan. So, yung chopping garlic and onion po, bahala na po kayo kung gaano po karami yung pwede nyo ilagay. Pwede pong konti niyan, pwede po rin pong maraming yan. Pero, ang may sasuggest ko lang po sa inyo, kung mas marami pong onion tsaka garlic, mas masarap po yung magiging recipe natin. So, of course, gagamit na rin po tayo ng cooking oil. Kayo na rin pong tumansya dyan. Ito po ay konting cooking oil lang pong gagamitin natin. And of course, kailanganin rin po natin ng chopped ginger. So, ang chopped ginger po ay tutulong dun sa recipe natin para po pampatanggal po ng lansa nung balon-balonan at atay. And of course, kailangan po natin ng potatoes. So, yan po yung potatoes na nahihiwa-hiwa po siya sa cubes. Depende po, pwede rin nyo pong i-chop ito ng iba-ibang sizes. And of course, kailangan rin po natin ng bell pepper. Ito po yung magbibigay ng aroma or bango dun sa recipe natin. So bell pepper, ganyan rin po ang hiwa niya. Ayan, ganyan rin po ang pagkakahiwa. And last but not the least, kakailanganin of course natin ng atay at balon-balonan. Ayan, so yung atay na balon-balonan po nito, basically, na-marinate na po ito last night. Overnight na po siyang na-marinate. So, na-absorb na po yung mga nilagay ko po doon sa loob nito. So, yung nilagay ko po dyan, simple lang po. Toyo lang po. Tsaka pepper. Konting pepper. At tsaka konting-konti lang po na paprika. Yung po yung magbibigay ng spiciness dun sa lulutuin po natin mamaya. So, mag-start na po tayo ng cooking. Ayan po, sinalang ko na po yung kawali at hihintayin lang po natin siyang uminit. Kapag uminit na po yan, ilalagay na po natin yung oil. And feel na mainit na po siya ngayon. So, pwede na natin ilagay yung ating oil. So, yan po yung oil natin. So, hihintayin lang po natin na uminit yung oil bago natin ilagay yung garlic. So yun guys, mainit na po yung ating mantika or yung ating oil. Pwede na po natin ilagay yung garlic. Ayan. So, mix lang po natin ng konti yung garlic. So, hihintayin lang po natin na maluto yung garlic. Pag nag-brown na po yung garlic, it means luto na po siya. Saka po natin isusunod yung onion. So as you can see guys, ayan, luto na po yung garlic. Nag-golden brown na po siya. So isusunod na po natin yung onion. Haluin lang po natin ng konti.
Ako guys, pagka nagluluto kasi ako, mas gusto ko na mas lutong-luto yung garlic. Kaya as you can see, mas golden brown siya. Kailangan mag-golden brown talaga siya para mas masarap siya. Ayan. So depende guys, kagaya na sabi ko sa inyo kanina, depende po kung ano yung kung ilan po yung gagamitin yung garlic, kung gaano po karami ito at saka yung onion. So para sa akin po mas marami siya, mas masarap. Pero kung medyo tight po tayo sa budget, okay lang po na kahit konti lang. Basta ang importante meron po siyang garlic. So yun po guys, luto na rin po yung onion. Isusunod na po natin ay ang ginger. Ayan po. Ayan. So, haluin natin. So, kagaya na sabi ko kanina guys, na ang ginger po ang magbibigay tulong sa ating lulutuin ngayon na atay at balunbalunan para po mawala yung lansa niya. Kasi alam po natin ang atay at saka balunbalunan, ano po yan, malansa po yan. So, yan po ang magiging tulong ng ginger. So kaya po lalagyan natin siya ng ginger. Ayan. So hintayin lang po natin maluto yan. Saglit lang po yan, luto na yan. So yun guys, luto na rin po yung ginger natin. So luto na po silang lahat. Garlic, onion, ginger, luto na siya. Ang next po na ilalagay po natin ay of course yun na pong atay at balunbalunan natin. Yan po yung sinasabi ko po sa inyo kanina na marinated na po siya from last night. So na-absorb niyo na po yung mga ingredients na nilagay ko diyan or yung mga pampalasang nilagay ko rito. So ang nilagay ko lang po dito pepper, konting paprika at of course base po siya ng soya sauce. May toyo po siya. So ilalagay na po natin. Yan. Haluin lang po natin siya. Increase na lang natin ng konti yung heat. Konting-konti lang. Then haluin lang po natin siya ng konti. Ayan. Para hindi po siya madurog, huwag po nating masyadong haluin or galawin yung atay. So yung balon, mix na po to siya ng balunbalunan tsaka atay. So ayan. Ayan po. So ang gagawin po natin ngayon guys, nailagay ko na po siya, nahalo ko na ng konti. Lalagyan lang po natin ng konting tubig, konting-konti lang. So yung tubig na yun ay dali, kukuha lang po ako ng tubig. So yun guys, kailangan po natin lagyan ng konting tubig. So tubig lang po na, ganito lang po karami yung tubig na lalagay nyo. Ayan. So nalagyan lang po natin yan. Then, pagkalagay natin po yan, haluin lang po ng konti. Tapos pagka nahalo nyo na po ng konti lang yan, tatakpan lang po natin yan. Hintayin po natin siyang kumulo in 5 to 10 minutes. Kukulo na po yan. Ha? Ayan po. Tatakpan po natin yan. Ayan, takpan natin at hayaan lang po natin siyang kumulo. Hintay lang po tayo ng few minutes. Pagka few minutes, kukulo na po yan. So guys, habang hinihintay po natin na kumulo yung ating niluluto, important tips rin po sa inyong lahat, kailangan po natin maging malinis sa ating kusina. So, ang ginagawa ko ngayon, hinuhugasan ko na po yung mga pinaggamitan ko sa mise en place ko. So, kagaya ng mga to, kailangan hinuhugasan nyo na kasi para at least save na rin sa time nyo. Kasi habang hindi naman pwedeng nakatanga lang kayo doon at hinihintayin yung kumulo yung niluluto nyo. So, ang gawin po natin ay hugasan na po natin yung ating mga pinaggamitan. Yan, para hindi po matambakan. Para at least mamaya, konti na lang po yung hugasan natin. Yan. Gasa na po natin yung mga ating pinaggamitan. So guys, kagaya na sabi ko kanina, ito po yung isa sa pinaka favorite ko po na recipe, ang adobong atay at balunbalunan.
Kasi actually meron po siyang health benefits din eh. So i-search nyo po meron pong health benefits ang atay at saka balunbalunan. So ayan guys, tapos na panghugas. So ang gagamitin natin, ang gagawin na natin ngayon ay pupunasan po natin yung ating lababo para lalo siyang malinis. Ayan. So, tayo lang po natin na kumulo. Okay na po ako rito. Nahugasan ko na. So, i-check na natin ngayon kung kumukulo na siya. Ayun. Parang kumukulo na nga siya. Ayan. So, guys, as you can see, kumukulo na siya. So, ang gagawin natin ngayon, kasi kumulo na siya. Siguro mga, 5 or 7 minutes lang kumulo na siya. Gagawin po natin next ay lalagyan po natin siya ng konting pampalasa. Ayan. So, ano pong pampalasa ang ilalagay po natin? Lalagyan po natin siya ng pepper. Lagyan po natin siya ng pepper. Konti lang po. Ayan. Lalagyan ko pa po siya ng onion powder. Kung wala po ko kayo ng mga ganitong mga pampalasa, okay lang din po. Kahit pepper lang, yun lang po ilagay nyo. Tapos ito, onion powder. Konti lang rin po. Ayan. Onion powder. Ayan. And lalagyan ko pa po siya ng ginger powder. So lalagyan po natin siya ng ginger powder. Para lalo po siyang sumarap. Ayan. Okay. So yun po. Then mix lang po natin ng konti ha. Huwag po masyadong haluin kasi baka madurog po yung atay. So konting mix lang po para mag-blend po yung nilagay natin na pampalasa. Ayan. So yan guys, tatakpan nung naho natin ulit siya. Pagkatapos natin lagyan ng pambalasa, tatakpan lang natin siya. Ayan. Tatakpan natin ulit. Siguro mga 2 minutes after 2 minutes, check natin ulit siya. Ayun, so pwede na po nating ilagay yung ating ibang ingredients. So, ang uunahin po natin na ilalagay ay ito pong potatoes. Kasi yung potatoes po, mas matagal po siya maluto kaysa dun sa may bell pepper. So, uunahin po natin itong ilagay. So, ayan, lagay na po natin siya. Then, imimix lang po natin siya dun, i-blend lang po natin siya para at least madali po siyang maluto. So, as you can see, yung ating atay at balunbalunan, malapit na siyang maluto. So tamang-tama lang po kasi magsasabay lang po maluluto yan yung potato po natin tsaka yung atay at saka balunbalunan. Kasi yung atay at saka balunbalunan, madali rin po yan maluto. At saka yung bell pepper po na huli na ilalagay natin, mas yun po, madali rin po siyang maluto. So okay lang po na ihuhuli natin yun. So yan. So So tatakpan lang po natin siya after po natin mailagay yung potatoes, tatakpan lang po natin ulit. Hintayin lang po natin siyang kumulo ng konti at maluto po yung potato. Ayan. So takpan lang natin ng mga ilang minutes siguro, mga 2 minutes or 3 minutes. Ayan. So yun guys, after few minutes, as you can see, lutong-luto na po yung ating potatoes. So ang susunod po na gagawin natin ay ilalagay na po natin ang ating capsicum or ang ating bell peppers. Ayan po. So lagay na natin yung capsicum natin. So yan po yung magbibigay po ng aroma sa ating recipe kasi ang capsicum po apart from nagpapasarap na siya sa mga recipe na niluluto, yan pa ho ay nagbibigay ng kakaibang amoy, masarap na amoy sa mga niluluto po. Kaya napansin niyo po mostly po ng mga recipe po na niluluto, nilalagyan po nila ng bell pepper.
Seven bell pepper po ay nagpapasarap na, nagbibigay pa ng magandang aroma sa mga niluluto natin. Ayan. So, as you can see guys, nilagay ko na po yung ano, yung bell pepper. Ngayon titikman po natin yung sabaw. Tikman natin. Medyo may pagkatabang pa ng konti kasi hindi po natin nailalagay yung final ingredients natin. So, ang lalagay po natin ngayon ay maglalagay po tayo ng cubes. Ayan. Ang ginagamit ko po kasi chicken cubes. Ayan. Pero ang chicken cubes po na ilalagay natin, hindi po tayo maglalagay ng buong chicken cubes kasi yung toyo po na nilagay na po natin na pinambabad na marinade niya, kasama na rin po yun sa tulong ng pampalasa. So, may alat na rin po yun. Pero ngayon, medyo contrast po yung alat. So, ang gagawin po natin, lalagyan po natin siya ng half po ng ano ng cubes ang gagamitin natin. So, ayan, kalahati lang po yung ginamit ko. So, ang gagawin po natin ay tutunawin lang po natin siya dyan. Ayan. Ibe-blend lang po natin yan. Mamaya po ay magpapalasa. Pwede nyo rin pong durugin itong cubes na to. Tapos saka nyo po siya i-mix. Pero madali lang po naman itong mag-blend. Okay? So, wag dito po sa adobong atay at saka balunbalunan, hindi na po kinakailangan maglagay ng asin or hindi na po kinakailangan maglagay ng patis. Enough na po yung nor cubes natin or yung cubes natin na linagay na pampalasa. Ayan. Tapos, guys, ang ginawa ko po actually kanina, naglagay po ako ng konting all-purpose flour. Konting-konti lang po. Actually, hindi ko na po sinama sa ingredients kasi optional lang po yun. So, naglagay po ako ng pampalapot lang po ng konti. Ayan, pampalapot lang. Kasi kapag hindi nyo po nilagyan, medyo ano siya eh. So, yun po ay optional. Kahit hindi nyo po nilagyan, okay lang din po. Pero ako gusto ko rin po kasi ng konting malapot-lapot yung ating lutuin. So, nilagyan ko po ng konting-konti lang. Tapos, optional din po itong next na ingredients na ilalagay ko. Yes. Ito po yung sugar. Kasi gusto ko po manamis-namis yung luto natin, yung ating recipe. So, lalagyan ko lang po siya ng, as you can see, ano po, 1 teaspoon lang po ng sugar ang ilalagay ko. Ayan. Kasi magbibigay na yan ng masarap na combination ng lasa rin po sa ating atay at balon-balunan recipe. Manamis-namis siya at the same time, alat at tamis mix siya. So magko-contrast yung lasa. Ayan, almost luto na po siya. Ayan, malapit na po siyang maluto. So ang gagawin natin guys is tatakpan lang natin to ulit ng siguro mga 2 minutes tapos pwede na po na natin siyang hanguin at luto na po ito. Ayan. So tatakpan lang po natin. Mga siguro 2 minutes and ready to serve na po ito. Ayan po. Ayan guys. After 2 minutes, luto na po ang ating atay and balon-balonan with potatoes and bell pepper. Ayan. So, actually, pinatay ko na po yan. Nakapatay na po siya. So, yun guys. Ready na po ang ating atay at balon-balunan with potatoes and bell peppers or capsicums. Ayan. So, ito na po siya. Ang ating finished product. Chicken livers and gizzards with potatoes and bell peppers or capsicums. Ayan. Ready na. So, kulang na lang ito, kanin or rice. Pwede na po tayong kumain. So, yan po aking own version of adobong atay and balon-balunan with potatoes and bell pepper. So, yun guys. Maraming salamat po sa panonood. At I hope nag-enjoy po kayo sa cooking session natin ngayong araw na to. At I hope na marami kayong natutunan dito sa recipe natin. So, guys, always remember, mahalin po natin ang ating skills. Kung meron ka po yung cooking skills, kailangan po i-practice nyo po yan. Yun na po yung napapanahon na nandiyan na sa bahay lang po tayo. So, gawin po natin na productive po yung oras natin. So, pagluluto, pag-exercise,
kung ano-ano ka pong pwede natin gawin sa loob ng bahay na makakatulong to sa ating pamumuhay. I hope guys, nagustuhan niyo yung ating cooking session ngayon. Ito na po yung ating finished product. So, pwede na po nating i-serve to. Sigurado, excited na si Mrs. Lakman to. Kasi most of the time, si Mrs. ang may dumito sa kitchen. So, mayroon lang ulit ako nagluto. Rice na lang kulang, kakain na po kami. So yun guys, sa mga hindi pa po subscribers sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Just all you have to do is just click the subscribe button at click na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa lahat po ng mga bagong videos na i-upload ko. So yun guys, stay safe. Diyan na po kayo sa bahay. Magluto na lang po tayo. At huwag na po tayong lumabas ng bahay guys. Ha? So God bless guys and thank you for watching. Bye! God bless!